Magandang umaga, nagbabalik ang BTV Newsbreak. Hawak na ng National Bureau of Investigation ang telephone records na magpapatunay na tinangkang suhulan ni na dating Senador Jambi Madrigal at Laguna Representative Marilyn Alonte Naguillat ang mga high-profile inmates para baliktarin na mga ito ang kanilang testimonya laban kay Senador Laila De Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nang galing mismo kay Lalaine Madrigal Martinez, asawa ng bilanggong si Noel Martinez ang telephone records ng umano'y panunuhol. Una nang napaulat ng tinangkang suhulan ang mga inmates ng 100 million pesos kapalit ng pagbaliktad ng kanilang mga testimonya laban sa senadora. Ito rin anya ang ginawa nilang batayan para sampahan ng kaso si De Lima sa Muntinlupa City RTC. Isinilang na ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang kanyang healthy baby boy. Ang sanggol na pinangalan ng Stonefish ay tumimbang na 2.42 kilos o 5.3 pounds. Ayon sa asawa ni Mayor Inday na si Attorney Manases Carpio, stable at generally fine ang lagay ni Mayor Inday. Nanganak si Mayor Inday Sara kaninang 12:56 ng tanghali via cesarean section. Samantala, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang kina Davao City Mayor Inday Sara at Attorney Carpio. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ikinatuwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdating ng pinakabago nitong apo. Binigyan din ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kampanya kontra illegal na droga ay hindi lamang laban ni Pangulong Duterte kundi maging ng sambayan ng Pilipino. Ayon kay Cayetano, ito ay dahil ang tunay na ipinaglalaban sa kampanyang ito ay ang pagkakaroon ng isang mapayapang komunidad at mabigyan ng proteksyon ang bawat pamilyang Pilipino. Muli namang nanawagan si Cayetano sa publiko na patuloy na suportahan ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Hinimok rin ng senador ang lahat ng local government units, mga ahensya at iba't ibang sektor na magpatupad ng mga programa para na rin sa kaligtasan at rehabilitasyon ng mga pamilyang apektado ng bawal na gamot sa kanilang komunidad. Sa kabila ng maraming pagtutol sa pagbabalik ng panukalang death penalty sa bansa, na pagbotohan na ito kahapon sa Kamara at naipasa na sa ikalawang pagbasa. Report mula kay Jervis Manahan. Matapos ang mahabang deliberasyon, pasado na sa second reading ang panukalang ibalik ang death penalty sa bansa. Mr. Speaker, I move for approval on second reading of House Bill 4727. So move, Mr. Speaker. There is a motion to approve House Bill 4727. For second reading. Mabilis ang mga pangyayari. Ilang segundo lang kasi matapos isara ang pag-aamyenda, agad nagbotohan ang mga mambabatas kahit na marami pa ang tutol dito. Those who are in favor, please say aye. Those who are against, please say nay. Nay. The ayes have it. Mr. Speaker. The House Bill 4727 is approved on second reading. Mr. Speaker, the majority leader. Viva voce ang ginawang botohan. Sumigaw lang ang mga mambabatas ng aye o nay. Aye para sa mga gusto nito, nay para naman sa mga tutol. Bago ito, maraming amendments pa ang sinubukang ipasok sa panukalang batas. Si Congressman Ed Selagman, gustong ibaba ang maximum penalty mula death o kamatayan patungo reclusion perpetua o 40 taong pagkakakulong. The proponents of House Bill number 4727 have failed to conclusively present compelling reasons why that should be imposed as the maximum penalty on the quote importation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals. Paulit-ulit niya itong ginawa. Kaya naman si Justice Committee Chairman Ray Umali nagmosyon na i-reject ang lahat ng ganitong klase ng amendment. The clear intent of this House bill is really to impose death penalty and therefore any and all propositions contrary to it can no longer be raised. Para pahabain pa ang diskusyon, nagpatawag si Nalagman at Atienza na isa pang roll call dahil marami na raw ang nag-alisang mambabatas at wala na raw silang quorum. Pumayag naman si Majority Leader Fariñas
pero nagbanta na pagkatapos ng ikalawang roll call, tatapusin na ang pag-amienda sa panukalang batas. I move to terminate the period of amendments. That we call the roll now and I invite all members to come. Matapos maipasa, hindi na pinakinggan pa ang hiling ng ibang mga mambabatas na magsalita at agad nang nag-adjourn ang sesyon. Kaya naman ang mga kongresista na tutol sa death penalty, dismayado. Kalimutan nila Ash Wednesday ngayon. Siguro yun ang yung full meaning nito, na talagang anti-life sila, and I can only estimate it at that. We will try all of the parliamentary means to abort a third reading, which is precipitate and premature. Giit naman ni Umali, hindi nila minadali ang pagpapasa nito. In fact, kita mo naman yung objection or yung amendment, proposed amendment, pare-pareho. Nakikita mo, dinidelay. Pwede naman yung sa isa na lang. Yung nailusot na sa second reading, isang malaking hakbang papalapit sa pagpapasa ng death penalty bill ang nagawa ng mga mambabatas. Inaasahang maipapasa naman ito sa third reading bago mag-recess ang Kongreso sa March 18. Nominal voting o isa-isa na magre-rehistro ng boto ang mga kongresista sa third reading. Kaya magkakaroon na ng saktong bilang kung ilan nga ba ang pabor at tutol dito. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Bumuwelta ang Malacañang sa report na may pananagutan si Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng karapatang pantao kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Ayon sa Malacañang, irresponsable at walang basehan ang bayag na nakararanas ng umano'y human rights calamity ang Pilipinas. May report si Rocky Ignacio. Kinontra ng Malacañang report ng Human Rights Watch ang umano'y criminally liable si Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng human rights sa Pilipinas. Sa harap ito ng kampanya ng Duterte administration kontra sa ilegal na droga. Sa interview, sinabi ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, posibleng kagagawan ito ng sindikato na kinasungkutan ng Police Calawags para linisin ang kanilang hanay. I will repeat again what I've been saying. The extrajudicial killings are the result of surrenderees pointing to their comrades in arms in the drug trade. And these co-conspirators in the drug trade involved in illegal industry will silence them because they will not allow themselves to be jailed or to be arrested. Hence, they will have to silence them. At paano mo ba sila silence? They simply have to kill them. And yun naman mga sumuko, hindi naman sila papayag na papatayin naman sila ng ganun-ganun. So they will fight back. That's why there's so many extrajudicial killings. Paliwanag pa ni Panelo, nagsagawa na rin ng investigasyon ng human rights at maging ang dating chairman nito na si Senator Lyle de Lima sa umano'y extrajudicial killings, subalit wala namang isinampang kaso sa korte laban sa dating Davao City Mayor na si Pangulong Duterte. You know, the accusations against the president have been there since he was mayor. They've been investigating, the same group have been saying that, and they have not filed any charge against the president when he was still mayor. De Lima, when she was chairperson of the Commission of Human Rights, ganun din ang ginawa niya, katakot-takot na investigasyon, hindi pa siya nag-iimbestiga, sinabi niya na the president is behind the killing, and yet, hanggang ngayon, wala naman silang pinalakaso. So, sa aking tingin, puro fabrication, paninira lang sa presidente natin. Itinuring naman ang Malacañang ay responsable at walang basihan ang pahayag ng Human Rights Watch na nakararanas ngayon ang Pilipinas ng umano'y human rights calamity. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi maaaring masabing may human rights calamity ang Pilipinas dahil kusang sumuko ang mga drug dependents kaugnay na rin ang mahigpit ng kampanya kontra ilegal na droga. Payo pa ni Abella sa Human Rights Watch na mainam na pag-aralan mabuti ang kanilang mga pahayag. Nanindigan rin ang palasyo na may programa rin ang pamahalaan na matulungan ang mga drug addict na nais nang magbago, kabilang na dito ang pagpapatayo ng rehabilitation centers. Una-una kasi, when you assume na it's a war against humanity, parang ini-ignore niya the fact na it is basically the administration protecting the innocent.
nakafocus kasi minsan doon sa hindi tinitignan na ang pinoprotektahan, may ang dami na nga naprotektahan, more than a million na from the ravages of the menace, of the drug menace. So kumbaga, to say otherwise, I just like to quote just one line, to say otherwise is to undermine society's legitimate desire to be free from fear and to pander to the interests of criminals. So basically, hindi ba katulad yan? Go anecdotally, pumunta ka, and I've heard this many times from barbers, from people who work in BPOs. They say they feel safer, nakaka-uwi sila kahit anong oras. So I think there should be some form of balance when they're talking about these matters, and these special interest groups, I believe, should be careful in vetting what they write down. Para sa PTV News.